Puspusan ang paghahanda ng mga templo sa Cebu City para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Mga dragon at lion dance inaabangan din sa mga establishmento. Inangulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Kapag Chinese New Year ang usapan, hindi mawawala ang dragon and lion dance na nagdadala ng swerte sa mga establishmento at negosyo kapag nagtanghal ang mga ito. Sa Cebu Eastern College, isa sa unang paaralan na pinamamahalaan ng mga Chinese, may sariling dragon and lion dance group na mga mag-aaral nila ang nagtatanghal. Ngayon pa lang, hindi na sila magkanda o gaga sa dami ng kumukuha ng serbisyo nila. Not to drive away evil, but to improve or increase the festive of the season. Halos 2 taon nang nagtatanghal bilang Dragon Head ang mag-aaral na si Jeril. Masaya siya sa kanyang ginagawa, lalo't kumikita rin sila. My own free will po akong sumali dito sa Dragon Dance Set. So nag-volunteer? Tapos? Tapos, pinapraktisan kami ni Sir hanggang sa natutunan ko mag-Dragon Head. Mahirap ba siya? Mahirap sir, kasi mabigat. So as Dragon Head, ayun, ano yung ginagawa mo? Usually sir, pa-wave and figures. It's like 3 figures sir every performance. Culture kasi to sa Chinese sir, so dapat pinapraktisan ko talaga at pinag-aayusan ko talaga pang magsayaw. Abala rin ang mga namamahala sa mga templo sa lungsod, gaya ng Chuon Temple. May pagtatanghal at seremonya mamayang gabi sa pagsalubong sa Chinese New Year. One of the most awaited thing here is towards midnight, the master will lead a prayer. We'll start with a prayer for the past year and then we'll end with a prayer for the coming year. And after the prayer, everyone will have a chance to line up, make a wish, and ring the gong. Yeah, so that is one of the most anticipated by the people because this is the only place they can do that. May calligraphy at ikibana o exhibit ng flower arrangement na bukas sa publiko. It's actually flower arrangement using oriental perspective, oriental aesthetics. And the purpose of the ikibana is it's like an offering. So when we arrange the flowers, we want to practice generosity, giving the viewers joy, giving the viewers hope, giving the viewers faith. Inaasahan nila ang pagdagsa ng mas maraming bisita mamayang gabi kumpara sa mga nagdaang Chinese New Year. Isa ito sa mga pagkakataong pinagbibigkis ang kultura, mapapamilyang Chino at Pinoy. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.